Good morning, Manila Bay. So ang ganda talaga ng tanawin dito pagka tuwing umaga. At syempre mga kabayan, magandang umaga sa inyong lahat. So after a month, ito bibisitahin natin ngayon at kung anong nabago dito sa Manila Bay. At sa tingin ko eh, maraming nabago. Dahil tingnan niyo mga kabayan, oh, andito na yung bakod. Kasi dati, yung nakikita niyo yung kanal na yan, andyan dyan yung bakod. Ngayon, nandito na, oh. Ibig sabihin, hindi na allow yung mga vendors doon sa loob. So, dito na lang sila ngayon. Sa labas. Ayan. Hindi ko alam, hindi natin alam kung hanggang kailan. Siguro, after matapos itong rehabilitation ng Manila Bay, ayan, liliwanag na siguro na husto ito. Puntahan nga natin doon mga kabayan, sa lugar na yon. Ang ganda doon, no? Ang ganda ng dagat. Ayun, no? Ano bang tawag dito mga kabayan? Ayun, no? Dragon boat ba yan? Ayun, dami na, tatlo sila, oh. Ayan. Okay, punta natin doon sa bandang dulo. Parang may pista na naman doon, eh. Sige, punta natin. After nito, puntahan natin dito mga kabayan sa may part ng yacht club. Pupunta tayo roon. Doon sa lugar na yon, doon sa may mga machine na yon, sa mga higanting machine, pupunta natin kung hanggang saan na yung hukay. At sa susunod na video ko, doon, pupunta tayo sa Basico Beach. At ipapakita ko sa inyo kung paano pumunta roon. Ipapakita ko sa inyo yung daan. So ngayong umaga, alas 7:30 or 7:30. Ang ganda magpainit dito mga kabayan, oh. Nung nakaraang update ko mga kabayan, mga pulis, yung mga nagkaisang na nakitulong dito sa paglinis, ito na naman sila, oh. Hi! Pwede bang pumasok dyan? Pwede ba? Ayan, mga kabayan, nandito sila, ang ating mga magigiting na mga pulis. Ito, oh. Ayan. Nung nakaraan, ang uniform, mga blue. Ngayon, bakit green? Ah, mga trainee. So, mga trainee, pulis, pero pulis na kayo. Under trainee. Ayan, mga kabayan. Ayan, oh, kabay kayo sa mga kababayan natin, mga magigiting na pulis. Ayan, pwede bang pumasok dito mamaya? O magpapaalam lang doon. Ayun mga kabayan, ang dami nila, oh, nakakatuwa. Yeah. Salamat, ha. Salamat mga superhero. Yeah. Nakakatuwa. Ayun, ang dami nila, oh. So yung mga vendors andito talaga lahat sa loob. Ayun, lapitan natin sila ulit. So, hindi na talaga tayo makakapasok. Ayan, lapitan natin sila. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, oh. Ito, magigiting natin mga pulis. Ayan, nakisa na. Hi, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, mga kabayan. Ito sila, oh. So, mga under trainee pala kayo. Mga pulis na kayo, tapos under trainee. Ayan. Kaya pala nung nakarang vlog ko, yung mga pulis naka-uniform kulay blue. Ngayon, green. So, ibig sabihin, under trainee. Ayan, mga kabayan, sa ibang bansa, ito yung mga magigiting natin, mga pulis, oh. Ayan, kaway na, kaway-kaway lang. Salamat. Oo. Ayan, magigiting, isa ka matitikas daw. Ayan. 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 Ito, sayari ito, oh.
Habang pinapaganda siguro itong Manila Bay Walk. So, may bakod. Walang allow sa loob na pumasok. Lalo na yung mga vendors. Yan, dito muna sila sa labas. Masarap maglakad talaga dito, mga kabayan, tuwing umaga. Bakit eh? Tuwing weekend lang ako naman pumapasyal dito eh. Kasi nga, pagka weekdays, sobrang init dahil nga matraffic. Yan, puno ng sasakyan yan dyan. So andito yung mga karamihan ng tao dahil sa oras na to, ito yung malilim. Hi, good morning. Okay lang ba na nahagip kayo ng kamera? Hi, good morning po. Ayan. Salamat. Ito. Kaganda ng kulay nila. Ano ba ito? Mga bikers. Ayan o, gagaling niya. Alam niyo mga kabayan, sabi ko nga sa inyo nakaraan, isa ako dati sa mga yan. Nagbangang bikers. Ayan. Lalo na siguro bukas, Sunday, ang daming tao rito. Saturday ngayon, mga kabayan eh. Oh, ito oh. Itong okay rito. Kita niyo yan, mga kabayan. Oh. Ito oh. Diba? Ayan ang okay rito. Ang daming ganap dito eh. Tingnan mo oh. Ayan. Ayan si kuya oh. Kuya, isang exhibition pa nga. Ayan, oh. May daming kanap dito. Anong ginagawa kaya rin? Ayan. Ayan. Mga nagsusumba siguro sila. So dito, dahil malilim pa sa banda rito, andito yung mga nagtitinda. Ito pala, eh, tuwing sa ano lang, weekends lang yata. Ate, pwede ko ba kayo makausap sandali? Ito pang vendors dito, tuwing weekends lang o weekdays wala? Weekends lang. Ah, weekends lang. So, ayun, hanggang bukas. Ayun, weekends lang pala rito, hindi araw-araw. Ayun, tama nga naman. At saka half day lang kayo. Ayun, half day lang sila pala mga kabayan. Ang daming tinda, oh. So, hindi sila araw-araw. Yun. So, okay nga naman. Kasi nga, tuwing weekends, makakabinta nga naman sila dito kasi nga ang daming taong namamasyal. Pero hindi pa natin alam, mga katropa, mga double cuts. Kung hanggang kailan ito. Pagkatapos nating marating yung part ng yacht club, babalik tayo dun sa part ng naguhukay. Ito na! Andito na tayo sa gate ng yacht club. Ito na si officer. Magandang umaga po, officer. Ayan, titingnan ko lang yung improvement dito sa ano, sa part ng yacht club. Pwede na po akong pumasok? Ayan, salamat po. Ang laki na nga talaga ng pinagbago, mga kabayan, no? Dati kasi itong hukay na ito, nakikita natin doon sa dulo na yon. Sir, peram po ng ID. Kasi dati, mga kabayan, itong hukay na ito, doon yung nakikita, sa dulo doon, sa may Pedro Hill, yung nakaraang vlog ko. So, after a month, ando doon. So, andi dito na, hinuhukay din pala hanggang dito.
Yan o. Ayan yung equipment na nag-uukay dito. Ito, nandito tayo ulit sa pinakagitna kung saan tayo nagsimula kanina. Yan. Pasadaan muna natin. Ang ganda ng view eh. Bago tayo pumunta sa hinuukay doon sa bandang dulo. Gustong gusto kong tinitignan itong fountain eh. Pagka andito ako sa Manila Bay. Yan. Punta na natin yung unang hinuukay. Kung hanggang saan na. Kasi dati, ano yan eh, hanggang Pedro Hill. Magmula dun sa unang hinukay nila sa tabi ng US Embassy, ang layo ng Pedro Hill, siguro mga 300 meters. Yun. Tignan natin kung hanggang doon pa rin. Sa banta doon, doon pala dati yung mga inabot na ng hukay. Lampas na ng Pedro Hill. Ayan o. Dati, nung nakaraang buwan, san tambak na buhangin niyang nahukay katulad dito. Ayan o. Ayan. Hanggang dito. Nasa labas ako ng bakod eh. Hindi ako makapasok. Dati nakapasok ako dyan sa lugar na yan. Ayan o, san tambak na lupa yan. Yung nahukay ng, yan, ng mga machine na yan. Malayo na pala talaga nahuhukay. Halika, punta pa tayo ron. So, ito na mga kabayan. Oh. Talagang hinuhukay talaga, bandang gitna. Yan. Dati ito, itong equipment na to, nasa gitna ng tubig ito eh, na dagat. Andito na ngayon sa ibabaw. Ayan. Ito na mga kabayan, no? Ito. Talagang hinuhukay na hanggang doon. Ang pagkakaalam ko dito mga kabayan, magmula dito sa Baywalk, sa seashore, uukay nila mga 100 meters o 200 meters away. Hanggang doon sa gitna ang uukay nila. Kaya medyo tumatagal. Halika, punta tayo doon sa ibabaw ng tulay. At ipapakita ko sa inyo ulit yung view nitong tika, may nakikita ko rito. Bagong equipment ito eh. Dadagdagan na naman, no? Oh. Ang dami ng equipment dito. Talagang tuloy-tuloy na ito. Para saan kaya itong equipment na ito? Ang laki oh. Ayan oh. Ah, water master. Ito siguro yung panlinis ng dagat. Yung silalim. Parang sinisipsip yata yung dumisilalim. Comment na kayo mga kabayan ha. Yung mga nakakaalam. Eh hindi natin linya yan eh. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga equipment dito. Diba? Nakakatuwa lang. Halika, akit na tayo sa taas. Ito, tingnan nyo oh. Dami ng pipe nito. So ito mga kabayan, ito na talaga. Talagang lilinisin na talaga yung Manila Bay. Ayan o. Oh. Ayan na yung mga tubong pangsipsip. Diyan sa dubin ng ilalim ng Manila Bay na yan. Yan ang mga magsisipsip. Yan yung ginagamit pagka nagsisipsip ng buhangin eh, dyan sa dagat. Paggagawa ka ng island. Tama nga ba ako? Comment lang kayo ha, yung mga nakakaalam. Ayan, akit na tayo dito para makuha natin yung buong
view nitong Manila Bay. Ayan, oh, ang ganda tingnan dito. Ayan, mga nagsisipsip. Yan ang paksaks yun ng buhangin para malinis talaga itong karagatan ng Manila Bay. Dito ah, sa part ng Biwok. So ayan, mga kabayan. So na-update ko naman kayo dito sa Manila Bay, dito sa Biwok. So after a month naman tayo mag-update dito. Maraming salamat ulit ha, sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. At hanggang sa muli. Bye!